kausap sa inyo mga kaibigan. Kate McNeil here. At may bago tayong segment, ang product review. Kung saan i-review natin yung product na nabili natin from Shopee. At ang bagong product na i-review natin ay ang Logitech C270 webcam camera na sulit nga bang gamitin para sa online school. Without further ado, let's get started! So, naputo lang aking recording dyan. Ang sinabi ko dyan ay hindi pa makapag-decide ang mga estudyante ngayon. So, ano nga bang bibili nilang camera? Back to video. Mga estudyante ngayon, August 24. At hindi pa tayo makapag-decide kung ano bang camera ang bibili natin. So, meron muna akong kuting review ng ating product. At nandito siya. Unbox niya. So, simulan na natin siya i-unbox. Iwasan natin yung masira yung ano, pack yung tuog kung sakaling fragile. Yun! Kasi nakalagay kasi bubble wrap. So, tanggal na natin. Yun! Ito na ating Logitech C270 camera. So, buksan na natin siya ngayon. Box. So, ayan, ito na yung ating camera. So, itong Logitech na to, nabili ko po sa Shopee na nagkakalaga na 1,890 pesos. Including shipping fee na yun. At saka nagkakaubos na rin sa official Logitech ano, Shopee Mall. Kaya ito. Kita niyo naman ang ganda ng pagkaka-design niya. Talagang urig na urig. Siyempre, ano to? China made pa tong ano na to. China made pa tong camera na to. Siyempre, hindi tayo mapag-ano. Hindi tayo mapag mapagbili lang na fake siya. Urig talaga siya. Ang ganda sa tingnan. So, try muna natin siyang saksak sa ating PC. Magbabalik na mga home, mga ilang saglit. Habang nagantay tayo na ma-download natin yung OBS software para ma-screen capture ko yung aking computer. Yung problema kasi, hindi siya support sa kanyang built-in screen recorder. Due to hardware issues siguro. Ewan ko bakit. Pero, try natin yung OBS ngayon. So, ito, naka-install siya sa aking Samsung 32-inch TV. Ngayon, tutry ko muna siya saksak. Saglit lang. So, ito na ang aking Logitech camera. Recording through OBS software. So, hindi ko nga alam may open muna siya sa ano, camera app, pero try ko pa rin i-open. Tatanggalin ko muna ang aking camera sa aking OBS. At eto na nga, tatry natin siya i-open through camera app. Open natin yung camera. And, oops, medyo may problema. Sabag ako. Yan, nag-recording na ako ngayon through OBS. So, punta tayo sa camera app.
Yun. As you can see, sobrang dinaw ng camera. Kitang-kita yung mga K-pop sa likod ko. Maganda ang kanyang camera quality. Talagang pasok na pasok siya sa Zoom meetings. Yan. Kitang-kita naman yung mga pores ko sa mukha. So, in conclusion, maganda nga ba si Logitech para sa Zoom meetings? I think it's a yes for me kasi kitang-kita yung high quality ng kanyang camera talaga. Sobrang linaw. Kahit sa 720p ang kanyang resolution. The best na the best to for Zoom meetings. Tsaka napakalino din ang tunog ng kanyang microphone. Klarong-klaro kung maganda yung internet connection mo. Like, for some like me na naka-mobile, ano na ako, mobile internet, at umaasa lang sa modem, na makakapag-video call ako ng medyo malinaw, pero in some areas na may maganda internet connection, okay to. So, would I recommend ba na bilhin si Logitech C270? I think it's a yes din, kasi sulit ang ano mo dito, ang pera mo dito unang-una. Malinaw ang camera. Easy to set up din. Fully compatible with Windows 10. Tsaka maganda rin ang kanyang mic quality. At ang maganda pa dito, pwede siyang i-mount sa magandang ano niya, mounting bracket na hindi siya nalalaglag talaga. In any source, ano, any kinds of TV, pwede mo siya ilagay or sa monitor ng computer. Talagang hindi siya nalalaglag. So, paano? Hanggang dito na lang muna ang ating product review. At hindi pa ako masyadong okay sa ganitong product reviews. Medyo maiksi lang, pero okay na din. Hindi niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hit na rin ang notification bell natin para update tayo sa mga bagong videos. This is JB Tech PH, signing out.